So yun na, welcome back mga tol sa ating channel at hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sa inyo. Ang i-unbox ko ngayon ay napaaganda at pinakamasarap na pad ngayon. Ayan, shoutout nga pala kay Nikael Santos at sa ating Oxba Trick Team, ayan. So bago ang lahat guys, ipopromote ko nga lang pala itong page na to. So yun, may good news nga pala ako sa may mga auto dyan or merong mga sasakyan. Sa may mga need ng car wash, auto detailing at mga car accessories, PM nyo lang itong page na to, Pure Ride. Ayan, nakikita nyo po sa screen natin. Yung page link po nila ilalagay ko na lang sa description. At huwag niyong kakalimutan na kapag mag-PPM po kayo sa page nila, sabihin niyo po na refer po kayo ni Gus or ni Ampon para maka-discount kayo sa kanilang mga produkto at serbisyo, lalong-lalo na sa mga lightning items or yung mga pampailaw sa ating sasakyan. So napakaganda nung nilagay nilang fog light at headlight sa akin na brand nila mismo, which is yung Bright Pro. So ito yung mga pictures natin guys, ito papakita ko sa inyo, hindi po ito edited. Ito po yung kuha mismo sa aking sasakyan. So yun mga tol, hindi nakakasilaw yan sa mga makakasalubong nyo ha. So meron kasing mga ilaw na masakit sa mata kapag makakasalubong mo. So ito guys, hindi po. Napakaganda ng quality pero affordable price siya. Yung link na lang din ng ating Bright Pro, ilalagay ko na lang po sa ating description. So yun guys, bumalik tayo sa i-unbox natin. So dumating tong pad na to sa akin. Siguro last week pa or mahigit na dalawang linggo. Talagang mind-blowing tong pad na to sa akin guys. Matagal talaga akong gumawa ng review kasi gusto kong magamay muna yung bawat device na nire-review ko. At para na rin mahanap ko talaga yung cons nito. So sa pad na to guys, at tinagal-tagal kong ginamit, isa lang yung cons na nakita ko. Piliting ko mang hanapin yung pangit dito guys. Wala talaga, iisa lang talaga yung nakita kong pangit sa pad na to. So yun mga tol, ang i-unbox natin ay ang ating Oxba X. So yun guys, so ito yung box natin ng Oxba. Ayan, kung makikita nyo, ang ano natin, Extreme Night Blue, yung color ng ating Oxba X. Andyan po yung specs niya. Then, sa loob nyan, meron siyang pad. Meron siyang USB cable, so hindi siya ganun kahaba. Micro USB lang siya, hindi siya yung Type-C. Dalawang OCC guys. Isang point, ito yung 0.3 natin, ito yung 0.5. Guys, ayan, makikita nyo, yung sipsipan ng juice natin. Sobrang laki compared dito sa 0.5 natin na ohms ng mesh coil. Ayan, sobrang laki nyan. At meron siyang manuals at mga warranty card. So mod comparison tayo guys. So ito yung ating Oxba X, tapos ito yung origin natin. So same sila ng OCC guys. Ayan. Pero guys, nung tinry ko dito kasi gamit ko dati dito yung 0.5 ohms na mesh coil, hindi ko masyadong feel. Pero dito guys, masarap siya guys ha, masarap dito, pero hindi ko masyadong feel. Dito guys, yung 0.5 ohms, para na akong naka 0.3. Then yung ginamit ko dito yung 0.3 ohms na mesh coil niya, wow, mind blowing talaga guys. So yan siya, yan yung comparison nila. So wala siyang vent holes, eto meron. Pare silang micro USB. Size comparison naman guys, dito sa ating Aegis pad. So ito yung ating Aegis pad. Lamang lang ng konti sa taas itong ating Oxba X dahil sa kanyang mouthpiece. Pero sa lapad, halos same sila. So yan guys, balik tayo sa pad natin. Meron siyang 1,600 mAh built-in battery at meron siyang 7 to 40 watts power adjustment. So 5 levels po yun. Mamaya po papaliwanag ko. Then sa mod natin, ito po yung kanyang mouthpiece. Tapos ito yung kanyang coil. Ayan, kung tatanggalin nyo. Ito po yung kanyang coil. Yung kanyang airflow control. Ayan po yung airflow control. Tapos yung rubber pill port natin. Ito po. Yung lagay ng juice. Ayan. Tapos yung LED indicator natin. Ayan po siya, nakikita nyo. Tapos yung firing button natin. Side button natin. Ayan, lock. Tapos yung pag-adjust ng ating power. Mamaya, papaliwanag ko po lahat siya. Then, ito po yung kanyang charging port. Wala po siyang vent holes. Ayan. Wala po. At meron siyang vibration. So, yun guys. So, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng ating OCC. So, sa paglalagay ng OCC natin, medyo kwadrado kasi yung dito niya. So, iakma lang natin yan guys. Yan, kapag sumakto na, hindi nyo kasi siya may lalagay kapag hindi nyo nayakma yung parang kwadrado niya dito. Kailangan nakapasok siya dito. Pag nalagay nyo na,
tatanggalin na natin itong rubber peel port niya. Sa pagtanggal po ng rubber peel port natin, wag po natin pakuko. So kung wala kayong kuko guys, baka mapunit nyo yan. So gumagamit ako ng, sa akin kasi sa t-shirt lang or ito tissue. Ayan, mas madali siyang tanggalin. Ayan guys, never ako nagkaroon ng experience dito na nagloko to. So na, ganun lang mag-alaga na itong rubber peel port natin. Mas gusto ko siya kasi kapag naglalagay ako ng juice, walang umaapaw. So ganito lang, maglalagay na lang tayo ng juice. Wala siyang apaw guys, hindi siya umaapaw. Ayan guys, kapag puno na siya, pwede nyo na nalang siya nalagyan. Yung rubber peel port natin guys, meron siyang butas dito. Para kapag sobra dito, mapifill pa rin yan ito. So, walang apaw. So, that's all. Okay na siya. Saksak na natin. Yun, iilaw siya guys, tapos magbabibrate. So, may vibration siya pag na-read na niya yung ating pad. So, yun guys. So, punta tayo sa operation guide natin. So, napakadali lang gamitin na itong pad na to. Yung power on natin is 5 clicks and power off. 1, 2, 3, 4, 5. So, off na po siya. Nag-blink lang siya. Then, hindi niya siya magagamit. Naka-off po yan. 1, 2, 3, 4, 5 para ma-on tayo. Nagbabibrate din po siya kada mag-on tayo. Pag mag-vape tayo, pindutin lang natin itong firing button. Yan, gumagana po siya. Tapos, sa adjustment natin sa wattage ay nandito sa gilid guys. Ayan, ito po. So nakikita nyo kasi level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Balik tayo sa level 1. Guys, kapag ang gamit nyo dito is 0.5 ohms, ang power increments natin is 3 watts. So kunyari, halimbawa 0.5 ohms yung gamit natin dito. Yung level 1 nya guys is 12 watts. Then pag nag level 2 tayo, 15. So level 3, 18. Level 4, 22. Level 5, 25. So 3 watts increments tayo. Tapos guys, kapag sa 0.3 ohms, kagaya na ito, gamit ko dito is 0.3 ohms is 5 watts power increment. So kapag level 1 natin is 20, level 2, 25, level 3, 30, level 4, 35, level 5 is 40 watts. So namamaximize niya yung power, maximum power ng ating pad. So kapag maglalak naman tayo ng ating pad, dito lang po sa gilid, pindutin lang natin ng 3 seconds. 1, 2, 3, and lock na siya. So, sa pag-unlock naman guys, is ganun din. Pipindutin nyo lang siya ng 3 seconds, then magbabibrate siya. So, kada may pipindutin tayo o may gagawin tayo dito, lagi siya magbabibrate. Para nare-recognize mo kung napagana mo yung ginawa mo sa kanya. Sa battery indication naman tayo guys, kapag ka green, ayan kasi dito, dilaw na to eh. Kapag green daw ang umiilaw dyan habang nag-vape tayo, is 100 to 70% na yung battery niya, battery level. Kapag yellow, kagaya na ito, yellow na 70 to 30% battery level. At kapag red is 30 to 1% battery level. So, malulobat na siya. So, nasa LED indicators tayo, guys. Dahil wala siyang LCD, mga tol, sa mga ilaw tayo magbabase. Ito yung isang example natin, guys, sa LED indicators natin. Tatanggalin ko to, then ibabalik ko. Iilaw siya ng dalawang beses, tapos magbabibrate siya. So, ibig sabihin nun, guys, na-recognize niya yung nilagay mo yung cartridge niya o yung pad niya na may bagong coil. At narito pang iba. Guys, marami kasi ito. Marami tayong LED indicators dito. Pero ipopost ko na lang. Ipapakita ko sa inyo yung mga meaning ng LED indicators natin. So yun mga tol, actually hindi mo na kailangan kabisaduin lahat ng mga LED indicators na yan. Kasi kapag may umilaw dyan at ayaw gumana, ibig sabihin may mali lang sa pad mo. So ang una mong gagawin ay suksok mo ng tama yung cartridge mo. Ibalik mo lang ng ganyan. Or baka mainit lang yung mod mo. Ayun lang yun guys, hindi nyo kailangan kabisaduin lahat ng LED indicators na yan. Kapag ayaw lang talagang gumana, ginawa mo na yung pagsuksok ng cartridge mo. Or ginawa mo na, pinalamig mo na yung mod mo, ayaw pa rin gumana. Siguro tignan mo na lang sa manuals. Or mag-base kayo dito sa review natin. So yun lang mga tol, balik na tayo doon, magbibigay na ako ng aking thoughts dito sa mod na to. Sabihin ko na rin ang aking pros and cons. So yun mga tol, bali nakita nyo na siya na malapitan, na ipaliwanag ko na rin yung mga dapat nyong gawin sa kanya. Bali unahin na muna natin siguro pag-usapan dito yung kanyang cons. Dahil nag-iisa lang naman ito. Ang nag-iisang cons lang sa akin dito sa pad na to guys, is walang magnet yung cartridge niya. Ito guys, papaita ko. Pak, ayun, natatanggal siya kagad. Pak, pak, pak. So baka maaaring minsan pumipitik. Pero hindi naman siya talaga pag naisuksok mo naman siya maigi, hindi naman siya malalaglag, lalo na kapag nasa leeg mo to. The rest guys, ayun lang nakita kong cons dito, the rest guys, is maganda na. Ayan guys, kung tatanungin nyo ako na kapag nawala ba yung cartridge ko, ay bibili pa ba ako? Ang sagot ko guys is oo.
bibili pa ako dahil talagang worth it tong pads na to. Ayun guys, punta tayo, dako tayo sa ating pros dito sa pad na to. Ayun guys, ang unang-unang pro sa akin dito is yung kanyang design. Ayan, yung design niya guys. Well, para sa akin, napakaganda ng design nito. Yung color niya is very stunning. Yung size and weight niya, akmang-akma sa weight place nyo. Ayan, hindi siya mabigat sa leeg, hindi siya nalalaglag talaga. At hindi na napapersa yung goma nyo. Yung concept niya na walang LCD ay walang problema sa akin guys. Napi-feel ko na napaka-basic niyang gamitin since na OCC yung gamit mo dito. Yung pag on and off mo at ready to vape na, napaka-hassle-free. Yung lock button nito na nasa gilid ay very useful. Although wala siyang vent holes guys, siguro 3 minutes malamig na ang pad ko after kong i-charge to. Hindi rin siya umiinit kahit na mag-chain vape pa ako. Pangalawa sa aking pros dito guys is yung kanyang mouthpiece. Ayan. Woo! Napakasarap i-vape kapag mouthpiece ang concept ng ating pad. Magkaiba po ang performance kapag drip tip versus mouthpiece. Kung mapapansin nyo guys ha, lahat ng mga nagugustuhan kong pad na talagang masasarap ay mouthpiece. Una sa akin ista noon ay yung Benji pad. Sumunod yung Aegis pad. Then ito ngayon yung Oxba X. Napakasarap sa labi humipa kapag mouthpiece guys. Yung iba ang yung daloy ng hangin kapag binivape mo at saktong-sakto sa labi mo. So yun guys, pangatlo sa pros ko sa pad na to is yung kanyang adjust wattage. So para sa akin guys, napaka-useful na itong concept na to. Although hindi mo nakikita yung wattage mo dahil wala siyang LCD, napaka-hassle-free na itong concept na to. Aminin natin guys sa sarili natin ha. Yung may mga LCD na pad, kagaya sa akin may LCD ako na pad. Kapag nag-a-adjust tayo ng wattage natin, talagang hinahanap natin yung sweet spot natin, di ba? Pindot tayo ng pindot. Meron kasi yun, 1 watt power increments. So, pindot tayo ng pindot. Pero kapag naharap natin yung sweet spot natin dun, di ba? Mag-i-stay at mag-i-stay tayo dun. Dito kasi guys, meron lang tayo ditong level 1 to 5 power. Which is yung mga sweet spot niya. Ipili na lang tayo kung ano yung sweet spot para sa atin. Konting adjust lang sa airflow natin. Pindot ka lang ng konti sa power adjustment natin dito sa gilid. At talaga mahahanap mo na yung ating sweet spot dito sa pad na to. Kumbaga, mas pinadali itong concept na to compared sa ating 1 watt power increments sa mga LCD na pad. So yun guys, pang-apat sa aking pros dito sa pad na to is yung kanyang battery life. So 1,600 mAh itong pad na to. Napakatagal kong ginagamit itong pad na to. Halos buong araw ko itong ginagamit. Napakalaking bagay kasi sa akin na isang beses lang ako mag-charge sa isang araw. So tsambahan pa guys ha, tsambahan pa kapag naubos ko to sa isang araw yung bat neto. Then yung charging time niya guys is nakabase sa kung gaano kataas yung gamit mong adapter sa pag-charge. Kasi ang nakalagay guys sa manual nito is 45 minutes ang charging time. Pero kapag na-meet mo yung 2 amperes sa pag-charge niya, wala pang 30 minutes guys, full charge na to. Then magagamit mo na napakahabang oras. Then pang lima sa aking pros dito sa pad na to is yung kanyang OCC. Ayan guys ha, OCC tayo pupunta. Ito medyo komplikado to dahil marami tayong na-review yung magagandang OCC. So yun guys ha, so far ito yung pinakamagandang OCC na nagamit ko. Real talk yan guys ha, real talk. Sorry bubo tsaka geek vape. Ayan, sorry po, sorry ha. So ang top 1 ko ngayon sa OCC ay ito. OCC ng Oxba. Second yung geek vape. At third yung bupo. Guys, maganda rin yung sa bupo natin. Kaso nga lang talaga lagi ako nasusunugan doon ng juice. Ng cotton. Ewan ko na lang kung bakit. Pero madali kasi nasisira sa akin yung sa bupo. Ang linis ng gawa ng wire tarbulak doon sa loob netong OCC neto guys ha. Yung airflow neto napaka smooth. Detachable yung airflow niya at madaling linisin. Plus, hindi mapili sa juice itong OCC neto. Nakita nyo ba yung OCC neto ng 0.3. So napakalaki. Ang daling sumipsip ng juice. So napakadaling sumipsip ng juice ng OCC neto. Maparegular juice or salt nick, wala kang problema. So dahil sinabi ko napakadaling sumipsip ng juice ng OCC neto, never ako nagkaroon ng naka-experience ng dry hits. Kahit na pinapaabot ko sa maximum na 8 seconds sa paghipak. Kahit ilong drag ko pa ng 8 seconds. So guys, hindi ako nakaka-experience ng dry hits. So, Oxba, thank you guys ha. Thank you. Good job po sa inyo. Salamat sa vaping experience na to. Then guys, ang huli at pang-anim nating pros dito sa pad na to is yung flavor and vapor. Guys, ang dami ko na review na masarap. Pero guys, ito talaga mind-blowing to guys ha. Kung usapang flavor and vapor guys, ito na guys. Tapos na ang usapan, may nanalo na. Ewan ko kung mahihigitan pa to. Ewan ko lang ha, kung mahihigitan pa to na ibang pad.
Kasi guys, sa tingin ko parang malabo na malampasan to. Siguro may lalabas na lang siguro ng gantong pad din na same performance, pero hindi na siguro malalagpas. Ewan ko, hindi ko alam ha. Ewan ko ano pang may isip ng mga maker natin ng pad na lalagpasan yung gantong performance, guys. Talagang ito, first time ko to na almost perfect na yung pad ko na ginagamit ngayon. Basta iba yung level ng performance ng OCC na to, guys, compared sa mga na-review ko. Real talk yan. Sorry Geek Babe tsaka Bupu. Yung favorite kong Aegis pad, guys, ha, hindi ko na nagamit simula nung nahawakan ko to. Guys, yung airflow nito, kasing smooth ng airflow ng Vinci pad. Ayan, guys. Naalala nyo ba yon? Yun yung hinahanap ko na smoothness sa gawa ng Geek Babe sana. Pero yung flavor nito, guys, hindi ko talaga maiko-compare sa flavor ng ibang pads. Ayan, basta ito yung best pad para sa akin ngayon. Pwede nyo itong maitry, guys, kapag nasa shop ako, kapag naabutan nyo ako doon. Sabihin nyo akong sinungaling. Sabihin nyo na akong sinungaling, guys, kapag natry nyo itong pad na to, at sabihin nyo kasing performance ng pad nyo. So, yun lang mga tol. Sana masubukan nyo talaga itong pad na to. Sana may magbenta nitong ganitong pad sa malapit sa shop sa inyo para ma-experience nyo rin kung ano yung na-experience ko. Abang na lang, guys, sa mga susunod kong upload at i-unbox pa natin. Maraming salamat and vape on! Oxbyx, guys, napakasarap. Thank you, guys.